Hi, ako si John Agustin Carlto, also known as Rockheart, at ito ang aking background check. Earliest na naalala ko sa gaming is kasama kami ng mga pinsan ko. Kasi nagsimula ako, batang-bata ako, wala akong sariling PC, wala akong gaming console kahit ano. And yung pamilya ko, medyo against, hindi mo sobrang against, pero they don't approve of it. Sige, maglaro ka dyan, pero sarili mo yan, wala kaming iaano sa'yo. Nakita ko StarCraft, then it evolved into StarCraft 2 nung mga college days ko. And doon ko nakita yung ginagawa nila sa Korea na mga broadcast talaga na sobrang professionally casted. Tingin ko doon na namulit yung mata ko na shoutcasting, esports, may this can be something in the future. During those times na nag-aaral ako, na-realize ko, okay lang, kaya ko, pero hindi yun yung gusto kong gawin talaga eh. Hindi yun yung na-imagine ko in the future para sa akin. I felt like sayang yung oras ko kung hindi ko pinursue yung gusto kong gawin. Which is, again, more on gaming. Kasi, since ayaw sakit naman, gaming na talaga yung nagligtas sa sanity ko. And gaming na talaga nagligtas sa everything with me. So, and from there, naisip ko na talagang, this is something I could do. Every Worlds, nanonood ako, nakita ko, ang saya, it's a big stage, it's so good, it's so fun, and I spend so much time watching it, why not give it a try? I mean, ako yung hindi klase ng tao na naniniwala ako na pwede magbago yung mga pangarap mo, so. First time kong mag-cast, League of Legends. LCL. Sobrang pinangunahan ako ng kaba. Ang stuttery ng salita ko. Ang dami kong mali. And okay lang. I think okay lang yun. I know we all start from somewhere naman. Sobrang kaba and sobrang pumapasok talaga sa ating lahat yun. Pero tingin ko na improve ko naman. I think big deal yun kung bakit exponential yung naging improvement ko in terms of confidence sa sarili, in terms of volume ng boses, the way I talk. It was a big difference from before na boses ipis ako sobra. First of all, financially, wala namang nagsusupport sa akin. I kind of live on my own. So I kind of have to manage my time working, manage my time getting to shoutcasting opportunities. At pinakamalaking challenge is finding shoutcasting opportunities na before I entered Mineski, yung pinaka-big big problem kasi wala kang limited yung prior na experience mo and hindi ganun kalaki yung following mo online. So, it was difficult but I did start off streaming. And from streaming, I think I kind of made a name for myself and it made it easier but even until now, I think shoutcasting opportunities can come and go. There was a time na nagtatrabaho kasi talaga ako. Trabaho lang, walang stream. Tapos, that was December last year, and there was a time na talagang sobrang wala lang, trabaho lang, wala akong, hindi ko naisip ang esports. Tapos nag-break kami, may girlfriend ako na medyo dinampa ko noong time na yon. Tapos, nung December, same month na yon, nawalan din ako ng trabaho. So, the first few months of December were really bad and the rest of December, masama yung Pasko ko nun. Tapos, noong January, naisip ko, since I was paid sa quite an amount, sinisip ko, invest ko yon into streaming equipment, into a good laptop.
So, nice try. It was a big risk. Obviously, you spent a lot of money. Wala kang kahit anong background na sa na income. Yun lang yung ginagawa mo. Tapos yung the rest, pinang-sustain ko lang sa sarili ko. And, yun. It was basically all. Isip ko, itry ko to ilang buwan. Tapos pag wala talaga, balik ako sa office desk job. Nagkataon lang na nung malapit na akong mag-give up. Nag-streaming lang ako ng streaming, everyday stream, 11 hours, 12 hours. Tapos, during the time, madalas ako nasa internet, nakita ko nga yung Mineski advertisement, caster call. And I gave it a try. Thank God na nakuha ako. At in preparation for that, I tried to improve myself in front of a stream. I streamed so long, I streamed very long hours. And it got me to a point na comfortable na ako sa harap ng camera. And napakita ko yon nung audition, tingin ko. And I got it. Yung mantra ko and motto ko na it's not always about winning, it's about getting better every day. Sinasabi ko yun sa sarili ko lagi. Tuwing each and every cast, each and every stream, sinasabi ko din on stream. Kasi I think these are good words to live by kasi hindi yung everyday may panalo. Hindi everyday prestigious. Hindi everyday may something good na nangyari. May mga araw na talagang experience sa mawa mo. May mga araw na matatalo ka. May mga araw na hindi mo alam anong ginagawa mo. Why are you gaming? Why are you streaming? Why are you working? And I think yung way ko sa sarili ko para i-reinforce na may nagawa ako today, na hindi useless yung araw ko, na somehow tingin ko kaya kong maging better, kaya kong maging mas magaling kesa what I was before. And if I just do this every day over and over again, I'll come to a point na magiging proud na talaga ako sa sarili ko, and I can say na may maabot ako in terms of esports naman. Plano ko for the future, and I think ito talaga yung pinaka goal ko as an esports shoutcaster is I want to have an educated audience dito sa Pilipinas. Kasi pwede nating sabihin na may kulang sa edukasyon, and gusto ko maging malaking parte sa pag-educate ng audience natin sa esports at sa gaming, na pwede tayo maging klase ng audience at pwede tayo maging klase ng tao na mahal yung laro, na walang dine-down na ibang tao. And yun yung pinaka-goal ko talaga. Gusto mong i-caster na kaya mong irespeto, pag narinig mo, maniniwala ka, at pag narinig mo, may matututunan ka. Kailangan lang natin, tamang mindset lang naman ang kulang sa atin. Tingin ko, from there, we can be a really positive and a really healthy na community, and we can be a big force in esports. Kaya nating mag-improve, kaya nating gumaling, basta positive ang mindset, positive ang attitude, at walang sinasaktan ng ibang tao. So, again, yun lang. Gusto ko lang maging big part of that. Yun yung future goals ko sa sarili ko. Gusto ko maging, gusto ko yung pangalang Rockheart na masama sa mga big names. And gusto ko yun maging driving force sa esports for the years to come.